si Binoy na medyo hot nung nakaraang linggo, mga nakaraang buwan na yan. Sabi ni Binoy, start oil drilling in West Philippine Sea to address fuel price hike. Kumbaga, ito yung posibleng maging ano daw, solusyon ano? Doon sa patuloy na pagtaas ng ating fuel, ng mga gasolina, ng mga diesel. So, ano opinion mo dito? Sir, yung ganyang moves ni Senator elect or sabi natin na magiging senator po natin na si Robin Padilla, ano po yan? Suportado ko yan. Mm-hmm. Welcome development po para sa akin yan na tayo po ay magkaroon po ng sariling source or sarili po nating pagkukunan ng gasolina, ng langit. Oil at natural gas, mga kababayan. Para sa akin. Grabe eh. Partner, ilang bariles ba ang pwede nating makuha kung sakali dito sa ano? Base po sa ano, pagtataya, meron daw pong nasa 7 billion barrels of oil and 900 trillion cubic feet of natural gas na nandyan sa West Philippine Sea. Ito sir, ito pa. Meron din po nag-estimate na mas malaki pa nga ito sa 130 billion barrels of oil. At kung totoo po yan, masasabi na ang West Philippine Sea ay pangalawa sa Saudi Arabia na mayroong oil reserves. Eh grabe ano, pangalawa sa Saudi. Posible pala na ano to, partner, posible pala na hindi lang sagot doon sa pagtaas ng presyo ng langis natin. Posible to na maging isa sa susi ng pag-angat lalo ng bansang Pilipinas. That's right, sir. Diba? Pagyaman ng bansang Pilipinas. Yes po. Totoo yan. Imagine mo yun. Kaya lang, ano nakikita mo? Gaanong katagal to bago maisabatas or bago maumpisahan yung mga ganyang pinaplano nila? Sa akin, sir, hindi ako well-versed sa timeline. Mm-hmm. Kung gaano kabilis yan. Pero napakarami na po kasing try or attempt before. Tulad po ng ito. Ungkatin na natin. Dahil nabanggit naman po yan. Yeah. Alam niyo po ba mga kababayan, dati, panahon ni Pinoy, ito, dahil doon nagkaroon ng Scarborough stand-off eh. Dati po mga kababayan, ginawa pong emisaryo si Trillanes ni Pinoy going to China para makausap yung mga politburo doon. Politburo, yung ano na po yan sir ha? Sa mismong matataas na official ng ano yan, Chinese Communist Party. Talagang mga matataas na official po yan. Ngayon po, pagdating naman kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, may ginawa siyang emisaryo din po, may ginamit siya. Alam mo sino, sir? Sino? Si Manny V. Pangilinan ng Felix Mining Company at mismong Chairman Emeritus ng TB5. Aha. Bakit po? Meron po siyang Felix Mining Corporation, which is pwede po siyang may kakayahan naman po sila kung with the support of the other company or corporation na feasibility study diyan po sa West Philippine Sea. And may capacity din po sila sa pera. Yan. Ngayon po, ang problema mga kababayan, nagtataka ako. Napaisip ako, bakit ito pinayagan? Knowing that this person is very, ganyan. Businessman po. Oh. Yung pala, nakikipag-deal na po dun sa China, nakipag-usap na, para mabuo, ha? Para mabuo po, mga kababayan, ang tinatawag na joint exploration. Joint exploration po, dyan sa West Philippine Sea. Aha. Which is okay naman po sana kung joint exploration. Bakit? Facility natin, West Philippine Sea, area po natin. Dahil wala po tayong maayos talaga na kaalaman. Sorry for the Filipino people ha. Wala po tayong enough na expertise, kaalaman. Para po sa talagang exploration na pwedeng gawin po dyan sa West Philippine Sea. Natural gas, yung mga langis. Sayang po mga kababayan. Pero ito po, malaking pero. Kung bibigyan po tayo ng pagkakataon, advantage po sa atin yun. Advantage po sana sa atin yun. Diba? Talagang ano yan eh.
malaking tulong para sa Pilipinas. Sir, sayang talaga eh. Sayang yung pagkakataon na yun eh. Sayang po yung opportunity na ganun. At least sana mapus. Pero tinignan ko rin po anong anggulo meron yon. Bakit MVP ang nilagay ni Del Rosario? Mm. Iko-connect-connect natin, sir. Parang meron pala itong korporasyon na hawak or kumpanya itong si MVP na isa sa mga board of trustees or director, kung na nagkakamali, PLDT yata, eh konektado itong si Albert Del Rosario. Oh. So baga win-win solution. Okay, tulungan mo ako, tulungan din kita. Basta bakas-bakas lang tayo dyan. Ganyan na nga. Noon pa yan. Talagang ano, galawang. Ayan, number three.